Hello guys, isang magandang araw muli at welcome sa aking channel S. Padre Kela. Guys, ito na naman ako at muli ay magbabahagi ng isa namang karagdagang kaalaman para sa ating mga kasama sa piping. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys ay kung paano natin kuhanin o i-determine ang back point ng ating lateral. So ito guys, importante ito sa ating trabaho, lalo sa fabrication, mga nagtatrabaho sa fabrication, na maisigurado natin ang pagbubutas ng lateral hole. Kailangan tama sa location. So maraming pipeater ang medyo nag-aalinlangan, hindi sure kung paano natin gagawin ang lateral hole. At ito ay kailangan sigurado kasi lalo pag ang bubutasan ng ating tubo ay isang length. At kailangan sigurado. So para mas sigurado natin, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-determine ang back point sa ating lateral. So let's start guys. And sa ating lateral, ito ang ating center line ng header. Ito naman ang center line ng ating branch. So ang tinatawag na back point mga boss ay yung distansya pamula sa center line. So ito, guguhitan lang natin yung center line. Ito ang center line natin. So ayan, ito ang ating center line ng header. So ang pagkukuha ng ating back point, ito kasi yung tinatawag nating back point. Pamula sa center line, i-wrap around natin doon sa center line. Ito naman yung back point ng center line ng branch. So paano natin makuha ang back point ng center line ng branch? Palibasa ito ay 45 degrees. So pamula doon, i-atras lang natin ang radius ng header. So atras tayo ng radius ng header. So yun na ang back point ng ating center line ng branch. So ngayon di nakuha na natin ang back point ng center line ng branch, pero ang kailangan natin ma-determine ay yung back point ng ito, yung back point ng pag-uumpisa natin ng lateral header hole. So para makuha natin ito, ang gagawin naman natin yung branch kukuha natin ang radius, and then yung radius i-multiplied natin sa 1.414. ito yung value ng square root of 2, kasi ito yung ating radius naka 45 degrees siya. So para makuha natin yung distansya ng 45 degrees ng radius niya, i-multiply natin sa 1.414 itong value ng square root of 2. So pag nakuha natin, ayun naman ang pag nakukuha natin ang sagot, yun naman ang ima-minus natin dito sa ini-atras natin na back point ng center line. So ang mangyayari kasi, ito ang magiging back point natin. Back point, ito ang back point. So kasi pagka nagba-back point tayo, magkakabit tayo ng lateral. Ang susukatan natin dito ay yung back point pamula center line ito.
na dito tayo mag-uumpisa ng pagbubutas. Yun ang pinakang gilid ng butas ng lateral hole natin. Pag magbubutas tayo ng lateral header hole. So, ayan. Ayan mga boss. At itatry naman natin na computein ito. Kung halimbawa, ang ating header ay 20, ang range, ang branch natin ay 18. Ang radius ng header ay 254 sa 20 at ang radius ng branch ay 109. So ang gagawin natin dito, edi itong portion na ito ay pamula dito. Itong distance ng ito ay 254, and then ang radius ng ating D8 ay 109 multiplied lang natin sa 1.414. So ang sagot natin ay 154. So ang distance natin dito 154 ito. So yung 154 i-minus natin sa 254 100. So 100 dito, 100. So yun ang magiging back point natin ng ating lateral hole. So dun sa portion na yon, dun tayo mag-uumpisa ng layout para sa ating lateral header hole. So ayun mga boss, simple lang. At iyon, ito nga pala ang tinatawag natin na meron kasing back point. Ito yung positive back point. Ibig sabihin naka-positive siya kung saan nakahapa yung ating lateral. So meron kasi case na lalo pagka ang lateral natin ay equilateral, meaning kung header ay 20, kung ang branch ay 20, ang nangyayari niyan ay negative back point. Ibig sabihin yung back point niya mas abante pa kasira doon sa center line. Na kung halimbawa kasi ang lateral natin ay 20 by 20. So aatras tayo ng 254 bago ang radius niya ay 254 din. So kung halimbawa 254 multiply na 414. So ang magiging kuha natin ay 359. So ang mangyayari naman niyan, pamula dito sa point nating ito, aatras tayo ng 359 pamula dito. So kung 359 dito, 54, so aabante naman tayo dito ng 359 minus 254 equals, so yun ang tinatawag nating negative. So magdadagdag pa tayo dito ng 105. So ito yung tinatawag na negative back point. Ayan guys, nakuha natin ang paraan ng pagkuha natin ng back point. At just in case naman kung ang lateral natin ay irregular o yung hindi man siya normal 45 degrees, pwedeng 60 degrees, 30 degrees, para natin makuha ang back point i-multiply lang natin yung ating header radius
sa tangent degrees, kung anong degrees ng hinihingi, at by using yung triangulation di makukuha naman natin kung ano ang distansya natin sa ng ating back point ng center line. So ayan lang mga boss, at sana dun sa mga nag-aalinlangan kung paano natin ibutas, sana mga nakuha ng idea ang video ito, at sa sunod na gagawa tayo ng lateral ay hindi na tayo mag-aalinlangan kung paano natin gawin ang i-compute ang back point para maitama natin ang ating lateral header hole. So ayun lang mga boss, and thank you for watching. At kung interesado ko sa mga video katulad nito, pakabisita na rin yung mga pwede nilang video piping tutorial video sa aking channel, at para kapulutan din natin ang karagdagang impormasyon na magagamit natin sa ating trabaho. So that's all guys, and thank you for watching. God bless.